So, hi guys! Gusto ko lang sana i-share sa inyo yung bago kong repair vlog. Okay, so here we have a old UPS. It's been about almost 2 years na of service. And since recently, nag-uulan, bumabagyo, nawalan ng kuryente, I found out na hindi na siya gumagana as intended. Kasi hindi ko naman talaga siya pinapatay. So, part ko rin kung bakit siya nag-fail siguro. Pero yun nga, it turns out, paso na yung mismong battery niya. Okay, so I just want to share with you guys the process kung paano ko siya na-determine na battery yung problem and kung paano ko siya papalitan. Okay? Ang magandang bagay dito sa UPS na to is that removable yung mismong battery. So yan, kung mapapansin nyo, na-remove ko na siya, yun na yung dalawang battery and we'll get into that. So kung ganito yung UPS nyo, straightforward, tanggalin nyo lang yung terminals ng mismong battery and may expose yung mismong battery sa unit. Okay, so you get the point. Here we have two identical batteries, one old, one new. Ito yung mga pwede nyo tignan kung paano nyo madadiagnose kung sira na ba or paso na ba yung battery ng UPS nyo. Okay, so for demonstration purposes, ikakabit natin yung lumang battery and I'll show you what I mean in terms of hindi na siya talaga gumagana as intended. So, kabit lang natin. Here we have the old battery attached. And kung mapapansin nyo, pag in-on ko siya, gagana siya, tutunog. It's indicating that it's working, pero nagbe-beep siya. Okay? So, mind you, pares po silang charged at the same rate, same time. And kung mapapansin nyo, pag kinabit ko tong charger na to, which acts as a load, kung tutuusin maliit na load lang to, tignan nyo kung anong mangyayari sa mismong UPS. At that point, namatay siya. And let's try to open it again. So yan, kusa na siya agad namamatay after ilang seconds lang. So that's a clear indication na paso na yung battery, which is kailangan nang palitan. Okay? So another thing to check, pag minensure natin yung voltage ng mismong battery, kahit fully charged siya, mapapansin nyo na lower than the rated voltage yung ibibigay niya sa'yo. Okay, so itong battery na to is 12 volts. And pag minensure natin yung voltage niya, ang makukuha natin dito is lower, ang ine-expect ko is lower than 12 volts. So yan, kung mapapansin nyo, it's only 10.95. Mind you, fully charged po to, bagong charge, pare sila ng battery. And as you can see, mababa na yung rating. Okay? So, kung i-compare natin yung voltage output ng mismong bagong battery, you'll see a major difference. Kasi, pare silang charge at the same rate. Mapansin nyo, ang ibibigay niya sa'yo usually is higher than 12 volts, which is completely normal. Yeah, 12.88. So, ang gagawin ko na lang dito, ikakabit ko yung bagong battery and you'll see that it's now working as intended. Alright, so we have the new battery attached and tanggalin natin yung charger just to demonstrate. Kakabit ko rin yung mismong charger sa phone. So, hindi siya nag-charge. When I open the UPS, and okay, so nung binuksan natin yung UPS, hindi na siya tuloy-tuloy yung beep katulad nung kanina. It's a clear indication na gumagana na yung bagong battery. And just to demonstrate na gumagana na talaga yung bagong battery, kakabit ulit natin yung charger to demonstrate na hindi siya mamamatay after kung ikabit yung charger sa UPS. Diba? So, yeah, if meron kayong UPS na hindi na siya nag-work as intended, I highly suggest na tignan nyo yung battery and baka pwede pa natin gawa ng remedyo. Kasi kung bibili tayo ng bagong UPS, it's times 3 ng gastos. Ang replacement battery lang natin only costs around 800 to 1,000 pesos. So it's something na worth it kung titignan nyo. So yun lang, have a great day and hanggang sa muli, magbabalik ang Tito Repair Vlogs.